Yo, what's up guys? It's your boy, Weeaboo PH. At nagbabalik na naman tayo upang alamin at i-discuss kung ano nga ba ang Kage. Ano nga ba ang isang Kage? At ano nga ba ang gampanan nila sa Shinobi World? So bago tayo mag-proceed, kung interesado kayo sa personality ko, pwede kayong mag-subscribe sa vlogging channel ko at pwede nyo ring i-follow yung mga social media accounts ko na nasa description. At please, supportahan nyo rin itong channel na to by liking the video and subscribing to my channel. Para naman mas ganahan ako gumawa ng mga bagong videos kasi alam nyo na napaka busy, madaming ginagawang activities, mga school works, ganun. Yun, ikala mo nag-aral lang mabuti. So let's start the analysis. So in English, ang Kage ay translated as shadow. Ang Kage ay isang napakataas na titulo o posisyon na nakareserba lamang para sa mga leader ng bawat isa sa 5 Great Shinobi Nations. Mas kilala sila sa tawag na 5 Kages o Gokage in Japanese. Ang mga Kage ang nangangasiwa sa bawat aktibidad o paggalaw na nangyayari sa nasasakupan nilang village. Mula sa pagpapadala ng mga ninja upang mag-participate sa mga missions hanggang sa paggawa ng mahihirap na desisyon upang mapanatiling ligtas at payapa ang kanilang mga villages. At ang Kage ay kinikilala bilang ang pinakamalakas na shinobi sa isang bansa. Ang title na Kage ay originally ginawa ni Hashirama Senju noong matapos niyang maitatag ang Hidden Leaf Village na dahilan kaya siya naging ang kauna-unahang Kage after siyang hinirang na maging Hokage ng mga mamamayan ng Konohagakure o Hidden Leaf Village. Short after matapos itong mangyari, na-acknowledge ng ibang villages ang sistema na naisagawa sa Konohagakure at di nagtagal ay isa-isa din silang naghirang ng kanilang sari-sariling Kage at dito na nabuo yung 5 Kage ng 5 Great Ninja Nations. Ang bawat village ay may kanya-kanyang tawag sa kanilang mga Kage. Kauna-unahan, ang Hokage. Ang ibig sabihin nito ay Fire Shadow. Siya ang leader ng Konohagakure o Hidden Leaf Village. At kasunod, ang Kazekage. Ang ibig sabihin nito ay Wind Shadow. Siya ang leader ng Sunagakure o Hidden Sand Village. Kasunod dito ang Mizukage. Ang ibig sabihin nito ay Water Shadow. Siya ang leader ng Kirigakure o Village Hidden by Mist. At sunod naman dito ang Raikage. Ang ibig sabihin naman nito ay Lightning Shadow. Siya ang leader ng Kumogakure o Hidden Cloud Village. At lastly, ang Tsuchikage. Ang ibig sabihin naman nito ay Earth Shadow. Siya ang leader ng Iwagakure o mas kilala natin sa tawag na Hidden Stone Village. Ang primary priority ng bawat Kage ay pagsilbihan at protektahan ng kanilang sari-sariling nasasakupan ng mga villages at bansa. Kaya naman ang communication at interaction ng mga Kage ay bihira lamang mangyari noong panahon ng 1st hanggang 4th generation ng mga Kages. Nagkaka-interact lamang ang mga Kage kung may mga treaty signing ceremonies o mga public events katulad ng Chunin exams. At maaari ding magsama-sama ang 5 Kage kapag may 5 Kage summit. Nangyayari lamang kapag may dapat pag-usapan ang 5 Kages na mahalaga para sa ikabubuti ng kanilang mga respected villages. So, paano nga ba nagiging Kage ang isang shinobi o individual? Iba-iba ang paraan ng paghihirang ng Hokage sa mga villages, kumbaga depende sa nakasanayan ng bawat villages. Sa Konohagakure o Hidden Leaf Village, ang paraan ng paghahalal ng Hokage ay maaaring nakadepende sa current Hokage o sa kalukuyang Hokage. Maaari siyang pumili ng isang successor o kanyang successor upang ito ang maging susunod na Hokage, katulad ng nangyari sa pagiging Hokage ni Sarutobi Hiruzen na inihalal na maging successor ng second Hokage na si Tobirama Senju. Madali mga rakot pag ganyan sistema ng paghalal. At parehas lang din yung sistema nung inappoint ni Sarutobi Hiruzen si Mikaze Minato bilang 4th Hokage. Well, everything goes well naman kapag accepted ng feudal lord yung successor na i-re-recommend ng kasalukuyang Hokage. At kung namatay man ang kasalukuyang Hokage at wala itong napiling successor noong bago ito mamatay, ang pagpili ng kasunod na Hokage ay pagdidesisyonan ng daimyo ng Land of Fire o mas kilala natin sa tawag ng feudal lord as well as mga village elders, ang jonin commander at ang representative ng Anbu. Then after nun ay dapat ma-approve ng majority ng jonin ang desisyon na ito upang maging ganap na Hokage ang isang individual. At sa Kumogakure o Hidden Cloud Village naman, after mamatay ng 3rd Raikage ay automatically na naging 4th Raikage na ang kanyang anak. So parang family inheritance to, ganun. Political dynasty. Jokes. At yung sa ibang village naman parang sa Konoha lang din, parehas lang ganun.
may isang desisyon na nagkaisa ang lahat ng 5 great nations. Ito yung kapag ang isang Kage ay nag-retire bilang Kage, mananatili pa din ang kanyang titulo habang buhay hanggang mamatay, ganun, kahit mamatay pala. Maaari pa rin nilang tulungan o i-assist ang kanilang successor o bagong Hokage pagdating sa decision making at iba pang mga responsibilidad, kumbaga parang advisor ganun, Hokage advisor. At kahit retired na sila as Kage ay pwede pa rin silang bumalik sa pagiging Kage kung namatay ang kanilang successor at wala silang napiling kasunod dito. Ito yung nangyari sa 3rd Hokage after namatay ni Minato bilang 4th Hokage upang iligtas ang village. Wala silang mapiling suitable para sa Hokage position, kaya si Sarutobi Hiruzen ulit ang nag-volunteer upang maging Hokage ulit siya at gampanan ang pagiging Hokage sa matagal na panahon. At dahil ang mga Jinchuriki ay napaka-importante sa bawat village, tradisyon ng bawat village na ang mga Jinchuriki ay kailangan may koneksyon sa mga kasalukuyang Kage o dapat kamag-anak nito ang mismong Kage upang maging malakas ang loyalty ng Jinchuriki para sa kanilang village at upang mapalakas ang presensya ng kapangyarihan ng Kage nito. For example, si Killer B ay adoptive brother ng 4th Raikage at si Gaara naman ay anak ng mismong 4th Kasikage. At may iba pang village na hindi kasali sa 5 Great Nations na may mga Kage din, tulad ng Hidden Rain Village o Amegakure, Hidden Waterfall Village o Takigakure. At meron ding village na tinatawag na Hidden Grass Village o Kusagakure, na isang village na walang namumunong Kage ngunit nagpa-participate pa din sa mga international events tulad ng Chunin exams. Kahit maliliit na nation sila ay kinukonsider pa rin sila ng 5 Great Nations as official Kages, yung Takigakure at Amegakure. At may isa pang palang village na tinatawag na Hoshigakure na pinamumunuan ng Hoshikage o Star Shadow, ngunit hindi siya kinukonsider ng 5 Great Nations as Kage, considered lang siya as Pseudo-Kage. At despite being Kage, ang isang shinobi ay minemaintain pa din ang kanilang previous rank bago sila naging Kage. Tulad ni Naruto na naging Hokage despite being technically genin rank shinobi. Yun lang siya, genin lang siya. Genin lang si Naruto ngunit naging Hokage pa rin siya. Merong isang filler episode na pinromote ni Kakashi si Naruto bilang isang jonin na kailangan nga lang niya ng 2 years na pag-aaral. Ngunit isa lang itong filler episode at hindi ito canon. Kaya technically genin pa rin si Naruto bago siya naging Hokage sa Boruto series. So, ayun, hanggang dito lang ako. Gusto ko sana gawin 10 minutes yung video pero lalagyan ko na lang ng filler color at filler sound. Yun. Parang walang kwenta lang. Hala eh. Gusto ko sana pabuti ng 10 minutes pero wala din naman kwenta kahit mag 10 minutes yung video kasi wala naman akong ads kasi ang bagal naman mag-deliver ng Google AdSense at PhilPost. Yung post office, ang tagal nila mag-deliver ng Google AdSense letter. So, tis-tis ako, wala akong kita sa YouTube, wala na akong pera sa buhay, totoong buhay, wala din akong pera sa ano, tangina, mamatay nila ako, joke. Tsaka ang hirap din mag-isip ng content at gumawa ng video, kaya mas maganda kung kayo nalang mag-suggest ng anong content yung gagawin ko sa baba, kasi sobrang busy ko sa paggawa ng ano, school activities, kasi maraming ginagawa sa putangin ng Google Classroom na pinapagawa ng mga teacher, so ayun, sa inyo ko rin ang ipagkakatiwala yung mga content na gagawin ko. Suggest lang kayo sa comments at mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. Yun lang kasi pwede kong gawin yun. Palaguin yung channel ko para pagka-monetize na yung channel ko, madali na lang kumita, diba? Pero ngayon, ang kailangan kong gawin, pasayahin kayo. Gumawa ng mga content linggo-linggo. Ayun, yun lang. At ano pa ba sasabihin ko? Maraming salamat sa mga nag-subscribe dati at patuloy na sumusuport sa akin. Yun, kasi mula pinakauna talaga, napaka, isipin nyo, magde 20k subs na ako in just 2 months. Bale, basta, ala, di ko sasabihin ko, tangina. So, ayun lang guys, sana maging productive din kayo, hindi reproductive, ano, tangina, Rasi Binks reference yun. Pero, yun, sana maging productive din kayo, kasi ako sobrang productive ko. Alas stress na ng madaling araw, gumagawa pa ako ng video para akong tanga dito. Wala eh, parang may vampira syndrome ako, pre. Insomnia. Ayun, so malapit na mag 10 minutes, 10 seconds na lang. Tiisin nyo, pag natapos mo to, mag-comment ka ng ratbo sa baba. Pag nag-comment ka nun, i-shoutout kita next video. Basta ratbo. Kung umabot ka talaga dito at loyal ka, isa kang napakatinding weeb. Fucking weeb.
So ayun, 10 minutes na. I'm out. Peace out.